Na, camping gears. Mga kailangan eh. I mean ako. Kailangan ko din. Kaso blades ang priority. Galing oh. Mga compact lang oh. MRE Philippines. So, what do we have here? Oh, aqua tubs. Galing, may ganito pala. Pang purification na tablet. Then okay, beef teriyaki. Back country. Ano yan? Ah, ito na yung mga ano. Iinitin na lang siguro. Actually, para may laman to ng mga ano eh. Parang binabasaan ng tubig, then iinit siya mag-isa, ganun. MREs. So, yun, dito sila. Okay, next is double sap. Be ready for anything. Okay? Ah, may mga brewed ano sila. Ano kaya to? Homebrew? I'm not sure. Meron tayong spoon, bags with some stuff. Parang flashlight na nilalagay sa cup. Then, oh, may opinel. Meron silang opinel. Morak knife. So, yung mga iconic knives na paboritong-paborito natin. May pen knife. Then, ano to? Smoke? Looks like a smoke grenade. Ewan ko. Then, yung flashlight na ano, yung tinutwist. Ah, ano, parang... Crank, yeah. Crank flashlight. Thank you, sir. Sir, ano pong ano? May page po sa Facebook? Yes, Double Tap. Ito, Facebook. Ayan. You can find them on their Facebook page. So, last day na rin kasi ngayon sa ano, dito sa Pinoy Prep Bazaar. Kaya, kung may makita kayo, alam niyo na kung saan hahanapin sila. So, may mga MRE din sila. So, yun. Emergency meals, yun. Okay, I found another knife, guys. CBX Adventure Ready Gear. Budget-friendly prices, okay. Ano bang meron dito? Wow. Ganda. Ano to? Osprey Recon. Nice. Ganda. August Crafting Knives. Heaven talaga dito. Buti pumunta ako. Local made, sir. Ito pa? Local made? Sino po maker? Koy Chanel. Galing Iloilo. Taga Iloilo. Koy Chanel. Okay. May Facebook page po sila. Sila? Wala silang Facebook page, sir. Okay. Hindi siya masyadong kilala. Hindi pa siya naka... Ano po spelling ng name niya? Classic Blade Exchange. Ano po? Classic Blade Exchange. Classic bladed scales. Okay. Exchange. Okay. Sige. Ayan. Locally made pala itong mga to. Pati ito? Itong mga to? Itong dalawa. Hindi. Itong dalawa. Ito, locally made. Tatlo. Teka. Mas interesado ako sa locally made. Ang ganda ng pagkakagawa na. Ano talaga siya? May skills talaga. Marami tayong talented makers eh. Locally. So, hindi pa masyadong kilala. Yeah. So maganda kung ma-recognize din yung mga panday na hindi pa masyadong kilala. So yun, may mga folders din dito. Yan, ganda oh.
Ano pangalan niyo, sir? John. John, sir John. Thank you po, sir John. So next booth, JLB Daily Carry. So what do we have here? Some patches. They have some bags. So napansin ko to eh, itong mga beads. They're nice looking beads. Actually ano eh, mahilig din ako dito. So nakuha agad talaga yung mata ko eh. Iba-iba yung design. And mga ano, pang carry na coin. Ganda rin oh. Oh my god, merong balisong na ano, coin. How much po dito sa balisong na coin? This is brass, this is 1,000. 1,000 po. Ano pong name ng shop? This is Custom Smart. Okay. Focus ko lang po. There you go. You also have an FB page na po. And IG. Okay. You can find them. Kasi last day na po dito sa Pinoy Prepper Bazaar. So, if you find something you like, you can look at their page for more products. So, may paracord. Ano po name nila, ma'am? Marie. Okay po. Thank you po, ma'am. Okay, we're here with ano, Lance D. He is the representative of Altama Philippines dito. So, sir, ano po bang meron tayo dito? Okay, meron tayo Soldier's Fuel, Akonira, and Saber, tsaka Vengeance. Okay. So, start muna tayo sa Soldier's Fuel, no? So, Soldier's Fuel is number one sa US. Okay. Talaga, yung brand na to is Energy Bar. Actually, marami na kumukuha sa amin, Scout Ranger specifically, sobrang ginagamit nila everyday sa mga breakfast, saka lunch minsan, ganun, kasi sobrang easy lang, uhugutin mo lang sa bag mo, si energy bar, so full of nutrients, tapos ito yung ano niya, ito yung mga minerals and ano, mga fibers, ganun, so marami siyang benefits and actually, surprisingly, pati mga ibang fields like hikers, mountaineers, tapos bodybuilders, surprisingly, kumukuha. Okay, then, so ito pong Aquamira. Ano po siya? Aquamira, water filter siya. So, ang difference ng Pro and Straw is, sa Pro, mas marami nafifilter. Okay. And military patent na din. So, merong Pro at saka yung Straw lang. Ano? Straw, So, ano ba yung contents nitong Pro? May alam ko may mga attachment eh. Ayun. So pwede siya i-attach sa ano ata? Parang bote? Oo, pwede siya i-attach sa bote. Tapos, inano lang talaga rin sa military at yung ginagamit. So, kasi yun. Not all the time we can get ano, no, potable water pag nasa bundok. Siyempre sa bundok. Lalo kung hindi running water. Oo, lalo kung hindi running. Kaya yung mga kunyari, may medyo ma-paddle of water. Yeah. Tapos ito namang straw lang talaga siya. Oo, straw lang talaga siya. Kasi itong si Pro, pwede mo siya i-attach sa bottle, tapos patutuluin mo na lang, di ba? Oo, tama. So yun siya. Yun yung pinakaiba ng dalawa. Okay, so, moving on. So then, meron pa tayo ditong pepper spray. Saber. Ito kasi direct burst na siya. So, hindi katulad ng ibang pepper sprays na pag sinispray mo, misty siya. Uh-huh. So, minsan, takot natin pag yung hangin is against us. Okay. Tayo pa tatamaan ka rin. Tayo pa yung tatamaan. Oo, so, tama. Ito, direct burst siya, 3 meters, malayo. So, yung ano niya, squirt talaga na diretso sa ano. Hindi siya yung talaga. Hindi siya yung misty. Parang hose, ganun. Okay. Oo, tapos, masakit yan. Masakit, mararamdaman talaga niya. Na-testing mo na? Hindi ba? So mahirap yun matesting. Ako na try ko na yun. Pero actually nung spin-ray na-sprayan siya, na ako nito eh. Spin-ray siya kahit na nandun ka lang sa surroundings. Ano, diba? Nakaka ano? Ang hirap huminga, diba? Oo, medyo. Yun yung na-testing mas masakit, ko. Mas masakit yung tinamaan ka. So ayun.
3 meters, ganun. So parang nakikita ko may differences tong mga to. Ano po bang pinakaiba nila? Ang difference naman ito is ito, 3-in-1 kasi siya na pepper gel. So meron siya nung seatbelt cutter, may window breaker pa siya. So minsan parang in terms of emergency, di ba sa kotse, ganun, na ipit ka, like na-stuck yung seatbelt, or ano yung airbag, ganun, nabangga, ganun. Siyempre, magkakaroon ng matatrap ka, ganyan, at least may security ka. Ngayon, ito naman, for the tactical gel is sa mata, pag na-sprayan dito sa mata, para siyang putik na hindi mo matatanggal talaga agad. Compared sa iba na... Yung pala siya. Ito, ito yung picture. Gel. Parang medyo magiging ganyan. Okay. Na lalo ma-agitate kapag inano mo, tinry mong itanggal. Tanggalin. Oo, tapos pag tinubig mo din, lalo pang ano, malapot kasi siya. Oo, lalo siya kumakalat. Mas lalong kumakalat. Oh, nice, so, nice. Mas lalong tumitindi. So, yun naman. Then ito, keychains, so, clip-ons, lipstick. So basically, mas mura itong mga to. Mas mura itong mga to. Compared to sa mga nasa baba. Sa mga to. Okay. Yes. So then, move on tayo sa main yun, dish. Ito yung main dish kasi. Ito talaga yung main product ni Altama. So yung mga boots. So mga boots. Actually, marami kami yung boots. Yeah. Then, namely, Maritay Masot, Vengeance, Jungle Boots, Tropical Boots. So, marami tayong branding. Well, specifically for this boots is Altama Vengeance. So, yung black na ito is pinoprocure na na mismo ng Bureau of Fire Safety natin sa Philippines. So, sobrang ganda niya sa boots. Tapos, non-slip siya. Tapos, lightweight. Sobrang gaan. So, ano, try mong buhatin. Ganun. Okay siya, tapos parang naka-rubber shoes ka lang pag ganyan ano? Tapos matibay, then ginamit na rin actually nung mga ano natin, army soldiers ganun. And preferred nilang boots kasi masarap, comfortable despite hindi kino-compromise yung quality yeah. So ano po yung best seller natin ng Altama? Best seller actually is Jungle and Vengeance. Jungle and Vengeance, yes. Okay. So yung Jungle is the tropical boots, mas kilala siya as tropical boots eh. So yun, and then Vengeance, yun. Yung black ngayon, grabe. Okay, galing, ang galing. Na-stuck na tayo. So yun, thank you Sir Lance for giving us a tour. Thank you.